Mga boss, hindi na nagdalawang isip pa ang SBP na muling ibalik ang serbisyo ni Tad Baldwin sa pagiging head coach ng ating Gilas National Team. Dahil muli na naman nga siyang initasan ng SBP para magtimon sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, kung saan binubuo ito ng mas pinabatang Gilas Cadets. Una at huling hinawakan ni Coach Tab ang national team noong FIBA Asia Championship at William Jones Cup taong 2015, kung saan parehong nagtapos sa second place ang Gilas Pilipinas. At noong 2016 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na ginanap dito sa Pinas. Ayon mismo sa naging sagot ng SBP Special Assistant na si Ryan Gregorio kung bakit muling kinuha ang serbisyo ni Tab Baldwin, kinakailangan din nila na masiguro na magiging maganda ang output ng national team dahil na din sa ilang mga naging adjustment nito. Tingin ko ilan sa mga naging rason dito dahil sa biglaang pagkakaroon ng ilang mga twist o pagbabago ang nangyari sa mga naunang bubble training camp ng national team. Mula sana noon sa kombinasyon ng amateur at manlaro mula PBA, pagdadagdag at pagbabawas ng mga players hanggang sa sinasabing pag-takeover ni Dwight Ramos bilang bagong vocal leader ng cadets matapos ma-injury si Mike Nieto at Dave Ildefonso. Idagdag mo pa dyan yung addition ng mga big men gaya ni Angelo Kwame at Kai Soto sa lineup. More than that, si Coach Tab naman talaga ang original na author nitong bagong Gilas program na ito. Kaya higit sa lahat, mas deserve niya ang spot na ito higit kanino pa man. Mga boss, speaking of Kai Soto, may mga statement ang SBP regarding sa kanyang status kung makakapaglaro nga ba siya sa third window o hindi. Though may mga rumors na sinasabing hindi daw muna siya isasama sa final 12 lineup, hindi ako sure about dito pero tingin ko walang ibang magiging rason ng SBP para hindi siya isama sa lineup, di ba? Madami na din kasi yung umaasa na makita siya na maglaro kasama ni Kwame at ng cadets. In fact, nakapasok na nga din siya sa Clark Bubble. For sure makakapaglaro siya rito sa third window. 15-man pool yun, so gaya ng dating naunang window, pwedeng magkaroon ng twist sa lineup. Pupwedeng sa first game against Korea, hindi siya makapaglaro. Pero tingin ko lang bibigyan at bibigyan ni Coach Tab ng break itong si Kai Soto. Ito na kasi yung tamang timing para masubukan yung magiging team chemistry ng cadets. Kahit nasabihin na natin na isang panalo na lang ang kailangan nila, malaking bagay pa din ang pagkakaroon ng isang 7-footer sa lineup, di ba? Medyo surprise lang kasi itong si Coach Tab. Unlike kasi sa dati niyang sinabi na ayaw niya muna maging coach ng national team. Matatandaan na una na siyang tumanggi noon nang alokin siya ng SBP para maging head coach ulit ng Gilas. Sa ngayon nga daw ay excited na si Coach Tab na hawakan ulit ang mga young guns natin hanggang sa Olympic Qualifying Tournament next month. Don't get me wrong mga boss, pero natatandaan nyo ba yung nangyaring sisihan recently lang sa issue ng Choose to Go Pilipinas at SBP? Wala namang may gusto noon, pero hindi kasi maganda yung naging resulta ng 3x3 Olympic Qualifying Tournament. So kung yun ang gagawin nating reference, feeling ko ayaw din ni Coach Tab na mangyari yun sa cadets. Most importantly sa programa na binuo niya. Hindi ko sinasabi na gano'n na nga, pero yun ay sa tingin ko lamang. So yun, mag-comment ng inyong opinion sa baba kung meron nga ba kayong gustong idagdag sa naging topic natin sa ngayon. Tara, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lamang dito. This is Space Jam PH. Adios!